Hi guys! Welcome sa panibagong vlog. Ako ay inyong host, Erika Gonzalez. Samahan ninyo ako sa aking vlog ngayon, Erika's Adventure. Tara! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Barasoain Church. Gusto niya ba ang sumama? Well, bago ka sumama, click the subscribe button and click the notification below. Tara! Hi guys! Ngayon nandito tayo sa Barasoain Church. Ngayon makita niyo sa likuran ko. So, para makita niyo yung Barasoain Church, tara, pasok tayo! Ay itinatag noong August 31, 1859 upang maging sentro ng paniniwala ng mga taga-bangkal, dating pangalan ng Barasoain Church, dahil humiwalay ito at ang Santa Isabel sa poblasyon Malolos. Saan nga ba nagmula ang pangalang Barasoain? Ayon sa lokal na residente, ang Barasoain ay nangangahulugang baras ng suwain, na nagsasabi na bayan ng makabansang Pilipino na lumalaban sa mga mananakop. Ngunit, ayon kay Jose P.W. Tantoco, dating Pangulo ng Bulacan Historical Incorporated, ang pangalan Barasoain ay pangalan ng lugar sa Espanya na kinuha ng isang mananalakbay na nagtungo doon. Alinman sa dalawang kwento ang totoo, ay hindi pa rin mababago ang katotohanan na ito ay naging mahalagang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang simbahan ay unang itinayo gamit ang kawayan at pawid noong 1860 na mga paring Agustino. Pero, makalipas ang dalawang taon, sinimulang itayo muli ang simbahan na yari sa Bato at Pisa. Ngunit noong taong 1884 ay nagkaroon ng malaking sunog at labis na napinsala ang simbahan. Kaya noong sumunod na taon, ipinatayo ulit ito ni Padre Juan Giron, isang Agustinong praile na yari na sa Bato at Adobe. At hanggang sa kasalukuyan ay pinapanatili ang disenyo at mga materyales nito. Ang Barasoain ay tinaguri ang duyan ng demokrasya ng Silangan dahil dito naganap ang mga ilang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Ang simbahan ay isang piping saksi sa mahalagang kaganapan na naging ugat ng ating tinatamasang kalayaan. Ngunit, bakit nga ba sa dinami-dami ng lugar ay dito pa sa Bulacan, particular sa Malolos, nangyari ang mga bagay na ito? Marahil ay dahil na rin sa geographical na katangian ng Malolos. Dahil dito ay malapit sa Maynila na noong paman ay kapital na ng ating bansa. At dahil ang Malolos ay mayroong malilinis at maayos na mga ilog at kanal na maaaring magamit sa komersyo. At mula dito ay madali lang daan patungong norte, kaya kung magkakaroon man ng labanan ay madaling makakatakas ang mga Pilipinong lumalaban sa pananakop. Ito ay bukas para sa lahat, lalo na sa mga revolusyonaryo noong panahon ng pananakop. Dito rin napiling palihim na magpulong ng mga revolusyonaryo upang magplano o di kaya ay magtago.
tatlong mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Una dito ang pagtatag ng First Philippine Congress, ang komposisyon ng Malolos Constitution at inaugurasyon ng Unang Republika ng Pilipinas. Pangalawa, ang inaugurasyon ng unang presidente na si Emilio Aguinaldo. At ang panghuli, dito pinili manumpa ng dating Pangulo na si Joseph Estrada. Naging mahalagang bahagi na nga ang Barasoain Church sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay naging saksi sa ilang mahalagang pangyayari ng ating kasarinlan. Ito rin ay nagpapakita na bukas ang tahanan ng Diyos para sa lahat ng tao. Ito ang Barasoain Church, ang cradle of the democracy in the East. So guys, dito na nga magtatapos ang ating vlog. Sana magkaroon ng maraming kaalaman ng kaisipan ninyo. So see you ulit sa next vlog. Bye-bye!